What's up mga paps, welcome back to my channel. So I've been receiving a couple of requests of how I install my auxiliary lights, because if you've checked one of my videos, I made a review about the laser gun auxiliary lights. So for this episode mga paps, I'll be showing you my way of how I installed my auxiliary lights. Okay mga paps, so ito yung laser gun natin. Currently the installed ito with all the wirings, but for the sole purpose of this vlog, I'm gonna tatanggalin ko yung wirings niya tapos ayusin ko rin. Anyway, it's been a couple of months na since na-install ko to, so I think it's a good maintenance na ayusin natin ulit yung wiring niya. Okay, so ito yung mga kailangan natin mga paps. So meron tayo dito para sa relay natin na Bosch na 5-pin relay. Nabili ko ito sa hardware for around 150 ata. So ito siya, 5-pin relay. And then automotive cables or automotive wires. Limang kulay yung binili ko para hindi ako malito mamaya sa solution. So basic ko is isang black, isang red, tapos kahit anong kulay na yung tatlo. This is around 1.5 meters each para meron tayong allowance at make sure na hindi tayo ma-short sa cabling natin. Also, shrinking tube. Ito yung tube na kapag iinitin mo, nagsishrink or lumiliit para ma-secure niya yung, ano, yung wirings natin. Then, some tawag na ito, electrical tape. Saka cable ties pag secure ng wirings at saka ng relay sa motor. Okay mga paps, so sa tinanggal ko yung buong side fairing para ma-expose yung total side ng motor para hindi ako masyadong mahirapan sa pag-connect ng mga wiring. So ito yung current na setup ko mga paps. Nandito yung red, ito yung main na linya niya, tapos dito nakaset up yung ano ko, yung tawag na ito, relay. So ito yung mga wire. So sa current na setup ko mga paps, direct na ito sa battery, saka mayroong switch dito. Ito yung para sa aux at saka ito yung para sa charger ng Motowolf ko. Ang gusto kong mangyari this time mga paps, yung para sa switch, imbis na nakarekta ito sa battery, gusto kong itong itap sa ignition. So yun yung gagawin natin today. Okay. So ito siya ngayon mga paps. Nga pala, if gusto niyo mas malinis yung trabaho, bili kayo nito. Nakalimutan ko ano pangalan nito. Ilalagay ko na lang ito dito. So para mas maganda yung pagka-setup ng wirings niyo. So ito, medyo old na to since meron akong bago. Since meron akong bago, papalitan ko na lang to. Ayan. So ganito siya. Hindi kayo magkakamali nito mga paps, kasi yung position ng mga pins magkakaiba. So hindi talaga kayo magkakamali nito. Ayan, diba? Papares nyo lang yan. So dapat nandito yung diagram ko. Ipa-follow nyo lang yan mga paps. Meron yung numero para malalaman nyo kung para anong wire, yung para saan. Sundin nyo lang yun, match nyo lang talaga yung mga paps. So, kung yung, I think itong 87 sa kitna at saka itong 87 is para sa positive ng LEDs. So, susundin nyo lang yun mga paps. Parang ganun. Yeah. Alright mga paps, na-realize ko medyo malaking trabaho pala kapag uulitin ko yung wiring ko. Anyway, wala namang problema sa wiring ko. Ang gusto ko lang naman palitan is, imbis na direkta sa battery yung switch, yung positive ng switch, kukonnect ko na lang sana sa ignition. So I think yun na lang gagawin ko. Explain ko na lang sandali yung ano, yung pattern or diagram ng wiring. So ito na yung relay ko mga paps.
binalot ko na ng electrical tape. Saka ito yung limang wire na responsible dyan. So ganito to. Itong 287, kung ibang brand yung gagamitin nyo, hindi ko sigurado kung pareho yung label ng numbers. Pero yung 287 is para sa positive ng auxiliary lights nyo. Itong 85, pwede siya maging negative papunta sa ground or pwede siya maging negative ng switch nyo. Same din sa 86. Pwede ito maging ground papunta sa battery ng motor or sa negative ng battery. Or pwede rin siya maging negative ng switch nyo. Saka itong last, itong 30, dito nyo i-coconnect yung yung positive galing sa battery nyo. So explain ko lang mga paps yung pattern ng wiring ko. So ito pa lang to, nakakonnect to directly sa positive ng battery ko. Papunta sa number 30 ng relay. Ito namang itong pulang to saka itong yellow na to, ito yung positive ng dalawang LED lights ko. So dito itong pulang to nakakonnect sa yellow na wire. Dito sila, dalawa yan. So yung negative naman ng aux lights ko, pinagdugtong ko, kaya may wire dito. Pinagdugtong ko yan, papunta yan, pakonnect yan dito sa negative, itong white na wire. Nakonnect yan dito, papunta yan sa number 85 sa relay ko. At saka, papunta yan diretso sa negative ng battery ko. Yung positive na switch ko, ito. I-coconnect natin to sa ignition wire. Tapos, itong black na to, nakakonnect to sa number 86. Dito nakakonnect yung positive ng switch natin. So, ganun yun. So, yung 87, yung dalawang 87 is para sa positive ng aux lights nyo. Yung 85 pwede maging positive ng switch or pwede siya maging negative papunta sa battery. Pero sa situation ko, yung 86 ginawa kong positive ng switch. Yung 85 is yung negative papunta sa battery. Saka yung number 30, yung positive papunta sa battery. Okay, so ito yung positive ng switch natin mga paps. Hahanapin ko yung ignition wire ng Suzuki JSX-S150. Bakit sa ignition wire mga paps? Ang rason dito is para kahit na kasi kung didirectan nyo ito sa battery, kahit na nakapark yung motor nyo, pwede kayong pagtripan saka i-on yung ilaw nyo. So kahit patay yung makina, walang susi, pwede nilang ma-on yung ilaw nyo. Malulobat kayo nyo. So kapag ito, tinap nyo dun sa ignition, kapag hindi ito nakasusi, kapag patay yung, kapag naka-off yung ignition, kahit anong pindot nila dun sa switch, hindi ilaw yung aux lights nyo. Saka parang maganda rin to kasi sa experience ko, nung bago pa ako nakatap to directly sa positive ko, pag-alaya ko ng biyahe, nakakalimutan kong i-off yung aux light ko. So merong one time na nalobat yung motor, so kinailangan ko pang itulak. So kapag nakatap to directly sa ignition switch, pagpatay mo ng ignition, mamamatay rin yung ilaw kahit na naka-on pa yung switch niya. So yun ang advantage na ito mga paps. Kapag nagkamali ka sa wire na itinap mo, kapag hindi ignition wire, may possibility na masira yung whole wiring mo, especially if FI ka. So I would suggest mag-post kayo doon sa group nyo na para sa motor nyo o magtanong-tanong kayo sa expert kung anong kulay yung ignition wire nyo. But for the Suzuki JSX-S150, it's colored orange and white. Nandito yun mga paps. Paano ko nalaman na ito yun? Susundan nyo to, itong malaking wire na to. Pag susundan nyo to, papunta to dito. Sa left, right switch, papunta dito sa ignition. Ito ignition natin eh. Okay. So kung within warranty period pa yung motor nyo, I would suggest na isiksik nyo lang dito sa parang saksakan niya.
Pero kung hindi naman, it's up to you. Pwede kang gumawa ng konting punit dyan para i-connect mo ng mabuti yung wire mo, yung switch. Ang disadvantage lang nito is kapag hindi ka, or kapag nagkamali ka sa wire na itinap mo, kapag hindi yung ignition wire, may possibility na masira yung whole wiring mo, especially if FI ka. So I would suggest, mag-post kayo doon sa group nyo ng para sa motor nyo, or magtanong-tanong kayo sa expert kung anong kulay yung ignition wire nyo. But for the Suzuki Jazz XS150, it's colored orange and white. Andito yun mga paps. Paano ko nalaman na ito yun? Susundan nyo to, itong malaking wire na to. Pag susundan nyo to, papunta to dito. Sa left, right switch, papunta dito sa ignition. Pero ignition natin. Okay. So kung within warranty period pa yung motor nyo, I would suggest na isiksik nyo lang dito sa parang saksakan nya. Pero kung hindi naman, it's up to you. Pwede kang gumawa ng konting punit dyan para i-connect mo ng mabuti yung wire mo, yung switch. Tabi natin to. So sa GSX S150 mga paps, ito yung ignition wire namin. Dito tayo magtatap sa orange and white stripe na wire. Sisiksik natin dyan. So kaganito ko to. Tapos sisisecure natin ng electrical tape para kahit na anong liko-liko natin sa manubela, hindi siya matatanggal, hindi siya luluwag. So, susubukan natin ibalik mga taps. Okay mga paps, so naibalik ko na yung headlight, naka-connect, naka-tap na yung positive ng switch ko papunta sa ignition. It's time to give it a test. Ano pala mga paps, no? First time kong gawin to, saka bago mag-umpisa tong vlog na to, wala akong idea kung nasaan yung ignition wire ng motor namin. So ang ginawa ko, nag-post ako dun sa group namin sa Facebook. Nagtanong-tanong ako kung anong kulay or kung saan mahahanap yung positive, yung ignition wire namin. So yun, sinabi nila, nagkuha ako ng picture, tinigay yung opinion nila, tapos kinonfirm naman nila na yung ignition wire namin, yung orange na merong stripe na puti. So this time, magchecheck natin kung successful ba yung experiment natin mga paps. Sana hindi masunog yung motor. Ignition on. Switch on. Ito lang switch. Okay, yun. Lumilaw mga paps. Ayan. I-test natin kung tama yung wire natin. So kung tama yun, pag in-off ko itong ignition, mamamatay yung ilaw kahit na naka-on yung switch. Check natin. Yes! Tama tayo mga paps.
So, sabi ko nga mga paps, yun yung advantage. Kahit na, basta naka-off, kung nakatap to sa ignition, as long as naka-off yung ignition mo, kahit anong switch mo dyan, hindi ilaw yan. Diba? So, kung sakali man nakalimutan mo patayin yung aux lights mo, once na pinatay mo yung makina, mamamatay yung automatic. So, iwas aberya, iwas low bat. Diba? So, ulitin natin. Ignition on. Switch on. Ayan. So, naka-switch on pa yan. Papatayin ko yung ignition. Mamamatay rin yung ilaw, mga paps. Okay. May isang test pa pala, mga paps. Check natin kung aandar yung motor talaga. Ignition on. Please switch on. So mga paps, that's how you install your auxiliary lights. So some of you may say na dapat kailangan ko ng fuse. I acknowledge that. Wala ko nabiling fuse. But later on, bibili talaga ako ng fuse. Kukonek ko dun sa positive from the battery before siya pupunta sa relay. Kasi that's for safety purposes na rin, diba? So again, if you like this video, give it a thumbs up. If you wanna see more, hit that subscribe button. And before I end this video, mga paps, shoutout sa mga members ng Suzuki GSX-S and R150 Philippines. Maraming salamat po sa pag-comment, sa kapag-guide sa akin kung saan yung ignition wire ng motor natin. Again, I am Mark. Ride safe. Ciao!